Magandang morning, mga mananap. So, may pupuntahan tayo. Punta tayo ng Alnada. So, Alnada is part of Dubai pa rin. So, mayroon lang tayong susunduin. Actually, nasa trabaho na ako. So, I need to go back. So, mamaya-maya, kwentuhan tayo habang sabi. So, around 30 minutes. Going to Alnada. So mga taga Pilipinas, watch out lang kayo dyan. Iikot natin ang Dubai ngayon. So, mali tayo. Kasama ako. So, kailangan natin pumunta lang. So, kwentuhan tayo may memo. Ibang gusto niyong pag-usapan. Excited ba kayo sa buhay ko? Ako ka hindi excited eh. Kayo pa. Pagkala natin bumaba ng party. So, kwento-kwento na tayo mga mananap. So, chill lang tayo mga mananap. Chill lang tayo. So, kahapon galing kami ng ano, galing kami ng ski Dubai dito sa Maymulog Emirates. Meron kasi yung indoor na ano yun, parang ice rink, ice skating, basta yellow, basta ice. Yun na yun. Meron. So, ito yung parking guys ng Maymulog Emirates. Wala pang tao kasi kanina nung wala pang mag-open doon. So may pupunta lang tayo. Kita mo, Ski Dubai. Nakita nyo, Ski Dubai. So dyan kami kahapon. So i-upload ko maya-maya yung mga pangyayari doon. Ang corning eh. Dahil di pa naman ako marunong talaga sa vlogging. Vlogging, di marunong. Ah, hindi pa rin ako, di rin ako marunong sa editing guys. So pasensyahan nyo na, yung mga videos ko is original yan. So wala pang mga background kasi di ko alam. Sino may marunong dyan? Paturo naman. So marami na tayong mga naiit na ano, marami na tayong naiisip na mga content ano. Pero yung time lang yung wala. Kasi nasa trabaho eh. So yung time ko is every time lang na nasa biyahe ako. So ganun lang yung time ko. Kaya more on vlog, your more on na nag-repeat, nag-download ko is yung mga biyahe ko. So, para na rin kayong nasa biyahe. Para na rin kayong sumasama sa akin. So, panoorin nyo lang ako dyan. Para na rin kayong umikot sa Dubai. So, balik ulit tayo sa Sheikh Zayed guys. Ito yung Sheikh Zayed, ito yung pinaka main room. Nang dito, sa may ano, sa may papunta sa trabaho ko. Ito yung mga mabibilis ang takbo dito kasi nga wala nga traffic. Kaya kita nyo. So maluwang. Maluwang pa yung traffic kasi nga maaga pa. So kung kailangan natin makareach doon ng 10:30. So papagod na ako. Yan. So para na rin dyan lang kayo. Para ikutin natin. Kasama kayo sa ikot ko. So, change lane. Kailangan natin gumamit ng indicator as always. So, start na tayo guys ng pag-uusapan natin yung buhay-buhay ko. Nung unang dating ko sa Dubai, year 2010. So, December yun guys. Madami akong pinagdaanan bago makarating dito. Sa Pilipinas pa lang, sa Damakmak na na-upload ang nangyari sa akin. Dahil napakahigpit ng ano diyan sa migration sa Pilipinas. Upload ako, upload si Mananap, mga guys, upload. So saka natin pag-usapan yung upload. So pagdating ko dito sa Dubai, I'm expecting na mas malaki yung sahod kasi nagtrabaho na tayo sa fitness store sa Pilipinas. So nag-expect ako na yung sahod ko dito sa Dubai pagdating is mas malaki doon sa Pilipinas. So yun yung problema natin diyan sa Pilipinas. Na akala mo pagdating mo sa abroad, ang sweldo mo is napakalaki. Which is mali guys, hindi ganoon. Malalaman niyo 'yan pag kayo na nandito. Yung sweldo dito, pagbaguhan ka, mas malaki pa sweldo mo diyan sa Pilipinas, sa totoo lang. Tapos mas malaki pa dito yung mga gastusin natin.
visit visa ako, dumating dito ng Dubai. Pero hindi ako nakahanap ng trabaho. May trabaho man ako pero hindi ako nabisahan. Sa gym din. Ito, magkano sweldo? Sa nung umun ako ng pasukan, 1,500 dirhams. Magkano sa peso yun? 20. Eh sa Pilipinas, sumasahod ka na ng 20. Magkano lang bahay mo dun? Eh dito, magkano bahay mo? Magkano pagkain mo? Magkano transportation mo? So ganun yung mangyayari sa akin nun. 2 months, akong nagtrabaho, ginamit yung visa ko. Hindi ako nabisahan. Guys, eh nung time na yon, pag natapos na yung 2 months visa mo, kailangan mong umiksit ng Dubai. So kailangan, saan ka kukuha ngayon ng pamasahe? Saan ka kukuha ng pang visa mo? Pang hotel mo? So kailangan namin mag-exit sa Iran. Nung time na yon, ang exitan nun is Iran. Iran na Natchitoches Island. Island yon. So may mga na-upload na ako dati sa Facebook ko, yung Iran. So doon kami nag-ano guys, doon kami nag-exit. Mag-exit kami doon. Magkano per day doon sa hotel? Nasa 35 dirhams pa nung time na yun. 35 dirhams per day. Hindi po hotel yun. Bed space yun. So kailangan naman matapos yung 1 month na stay bago kayo bumalik ng Dubai. Ngayon, saan ka kukuha ng pagkain mo? Saan ka kukuha ng pambayad mo sa hotel? Eh, isipin mo, 1.5 ang sahod mo nung pinagtrabahoan mo. Eh, hindi ka naman sinuportahan nung mag-exit ka. Alam mo ginawa nung mananap ko doon guys, anong ginawa ko doon? Nagsa-sideline ako. Eh since na marunong ako mag-massage, nagmamassage ako doon. Kahit kani-kanino, para lang may pambayad ako sa hotel. Yung ibang kababayan doon, may mga pera na nag-exit, nalilibre na ako ng pagkain. Minsan ako naman, ako na mamaleke para lang makalibre ako sa pagkain. Sobrang hirap ang pinagdaanan ko, which is hindi alam ng family ko. Dahil pag nalaman nila doon, baka may stress pa sila. Tsaka yung iyak ko dito sobra. Grabe yung pinagdaanan ko. Sipin mo 1 month. Magkano yun? Dito dito times mo ng 35 dirhams times 30. 31 days. Ganong kalaki ang babayaran mo sa hotel. Okay sana kung hotel talaga. Hindi, bed space guys. Marami pang surot. So kailan magsaga? Kailangan namin magtago, magluto dun sa CR, kasi bawal nga magluto doon. So kailangan magtago kami sa CR, doon kami magluluto. Yung ginagamit namin doon, rice cooker, para lang makapagluto. Ganong katindi ang pinaghirapan namin dito. So kung pwede ko lang i-feature sa inyo guys, as in nakakaawa yung mga kabayan na nag-i-exit doon. So after mo ng 1 month doon na paghihirap, eh kailangan mo nang bumalik uli ng Dubai. Pwede ka nang bumalik uli. So ito, balik na naman ako sa Dubai. Pagbalik ko sa Dubai, sisula ko na ng trabaho, balik ako uli doon, sa gym na yon. Kasi inaasahan ko na bibisahan ako. Guys, ginamit na naman yung visa ko 2 months. Wala na naman akong visa, yung pala may problema yung company. Na ano pala yun, na baladiya. Sabihin na complain. So wala. Wala na naman visa. Ginawa ko noon, nagpa-part-time ako. Yung part-time ko, dalawang bata yung hinahatid ko dun sa bus. Nag-aaral yun eh. Yun sa Sharjah. So yun ang trabaho ko every morning. Kailangan kong puntahan yung dalawang bata kasi umaalis na yung mga magulang. Papasok na. So walang mag-asikaso dun sa mga bata. Ako yung nag-asikaso. Papakain, bibihisan, tapos masasakay mo dun sa school bus nila. So yung school bus nila nasa baba lang ng building. Kasi mas maaga kasi silang umaalis minsan yung mga bata. So yun, doon ako kumikita. Doon yung pandagdag ko ng pag-exit ko na naman. Tapos mapadala pa sa Pilipinas. Kasi may anak din akong ginagatas noon. Ngayon nangyari. Sobrang hirap na hirap na din yung kapatid ko. Dahil nga, minsan lang ako makapagpadala. Sobrang hirap guys, halos isang taon yun na paghihirap kong ganun. So after ko doon, kailangan ko na nung mag-exit. So exit ako, balik ko uli ng Iran. So yun na yung problema ko doon, pagbalik ko doon sa Iran. Kasi kailangan kong makompleto na naman yung isang buwan. So nangyari guys, nung pagbalik ko doon sa Iran, expired na yung passport ko. Na-expired na nandun ako. Alam mo yung ang hirap, paano mo ngayon i-renew yung passport mo? Since wala namang consulate doon sa Iran kasi isla yun. Hindi ka pwedeng bumalik ng Dubai dahil expired yung passport mo.
Kung sa inyo nangyari, anong mangyayari sa inyo? Anong gagawin nyo? Alam, may suntok sa buwan yung nangyari sa akin doon. Parang gusto ko nang give up. Iniisip ko na lang na baka hanggang doon na lang ako, baka itapon na lang ako sa dagat. Dahil wala naman akong, wala akong passport. Buti na lang guys, may yung sa ka-roommate ko, yung tinatawag kong tatay, yun na yung tumulong sa akin noon. So, binadala ko yung passport ko sa kanya na pakiusapan doon sa ano, doon sa consulate dito sa Dubai na kahit i-extend ban lang ng ano, para lang makabalik ako sa Dubai. Buti naman guys, yung consulate natin is mabait. Gumawa ako ng authorization letter na patunay na nandun ako sa Kish Island, hindi ako makabalik, nal-expired yung passport ko. So sila na yung ano, tinataka naman nila ng 1 year na extension. So yun, ang problema, halos 1 month din bako nakabalik sa akin yung passport. Kasi itong si tatay, pumunta din dun sa, kasi guys, dati, pwede ka kasi mag-stay, mag-antay dun sa airport dito. Tapos kung sino yung mag-exit, papadala mo yung mga pagkain, kung ano-anong mga documents yung papadala. Kasi maliit lang naman yung isla eh, halos magkasama-sama. Halos sama-sama naman yung mga kabayan doon. So, yun. Tinadala ni tatay yung ano, yung passport ko dun sa isang ano, isang kabayan. Hindi alam yung pangalan. Yun yung malaking problema. Tinadala niya yung passport ko, tapos yung kabayan na yun, ilang days lang pala siya doon sa ano, sa Kish. Sobrang na-depress ako na di ko alam nang kuha hanapin si kabayan. So inisa-isa ko yung ano, inisa-isa ko yung mga hotel kung saan pwedeng mag-stay yung mga kabayan. Yun. Ang tagal guys, halos ilang araw ko yun bago nakita yung si kabayan. Nurse yun si kabayan eh, sa Sharjah din naka-base. Sobrang pasalamat ko guys nung nakita ko yung kabayan. At tinatanong ko sa reception, hindi naman alam yung reception. So kailangan kong patukin bawat room kung sino yung nakadala ng passport ko, sinabi ko yung pangalan ko, kung sino may bitbit ng passport na galing ng Dubai. Kasi hindi po namin alam yung pangalan, naibigay lang niya yung passport dun sa kabayan. Kumbaga parang siya yung maghahanap sa akin, which is guys, hindi rin kapisado yung Kish. So ako na yung naghanap, hinahanap ko bawat hotel. Ilang hotel yun ang ano, ilang hotel yung ang kailangan kong puntahan para magtanong isa-isa. So yun guys, nung nakita ko yung si kabayan, nasa may bit-bit ng passport ko, ano na, palipad na rin para sa kinabukasan. So lucky pa rin ako na nakuha ko yung passport ko sa kanya. So after ko nakuha yung passport, yun, kailangan ko nang magbukuli ng ticket pabalik ng Dubai. Ay nangyari, wala naman ako pera na. So yun, ito, balik na naman ako sa Pattaya. Mamasad ako dun sa mga kabayan na may mga pera. So yun, massage. Tapos nangyari pa doon guys, nagtutour guide pa ako. Sipin mo naman, di ko naman bayan yun, pero nagtutour guide ako. So pinag-aralan ko yung bawat ano, yung tourist spots nila doon. Pinag-aralan ko yun. Magkano per isang trip nun? 50 dirhams. Yun yung isang trip ko dun, 50 dirhams. So nakailang araw din ako nun. Sakit po yun sa lalamunan. Yung mag-tour guide ka, tapos magsasalita ka, ito yung ganyan, ito yung ganun, ito yung iniwan ng mga pirata, ito binomba, ito. Siyempre Tagalog din, kasi nga, puro mga kabayan naman. So nila Bisaya, Bisaya. So na nakaipon na ako, pambalik, ngayon guys, bumalik naman ako ng Dubai. So yun yung struggle na naman, kailangan mo na nung maghanap ng trabaho. Nung time na yun, talagang pahirapan, maghanap ng trabaho, tapos pababaan ng sweldo. Buti nung matatapos na yung visa ko, after 1 month, kasi wala na akong pag-extend eh. Pag-ibabay ka ng extension, 3,700 that time. So, nung ano, sinabi ni tata, yung tumulong sa akin, eh sa kanila na ako pinatira. Kasi para makalibre naman ako, wala akong pambayad ng bahay, pangkain, wala. So doon ako sa kanya. So tulong-tulong nila ako doon, naglalaba, tansya, hindi sa bahay, pag walang lakad.
kasi araw-araw nag-a-apply ako ng trabaho eh. So, na natulungan naman ako dun sa company niya. So, bago mag-expire yung visa ko, na nabisahan naman ako. So, kailangan ko na mag-exit. So, that time, yung exit ko na yun, dahil wala naman akong pera, pinastusan na ng bago kong company kung saan ako, saan ako nag-apply. Tapos, kinagat ko na, pinatus ko na yung sahod ko noon, nasa 1,800 dirhams. So, yung first job ko na nagkaroon ako ng visa. So, 1,800. Hindi kasama bahay, transportation, so natitira sa akin, nasa 300 lang, 200. Kasi padala mo sa Pilipinas, 500. Tapos bayad mo sa bahay, nasa 500. So may 800 ka pa natitira. Transportation mo, nasa 300. Plus pagkain mo, load mo pa. Walang natira. So ganun yung life ko for ilang ano, 2 years. 2 years yun guys, na pinagtsagaan ko yung ganun trabaho. Tapos lucky din naman ako na na-assign ako doon sa isang mall at nakilala ko na yung naging manager ko ngayon dito sa FOE. Yun, tinulungan naman ako madami na makaharap ng magandang laban. So yun, siya yung dahilan kung bakit ako nakapasok dito sa isang company na medyo okay naman yung sweldo. So nakapasok ako, nag-resign ako dun sa una kong trabaho kasi hindi naman ako walang increment. As in 1,800 lang ang sinasahod ko. Tapos stress pa, may amo pa ako nun dati na napaka-impacta nung natin kong amo dun. Pero naging close, naging ka-close ko yun na manager na yun. After kami mag-away, so lagi rin nag-away sa daig, sobrang close kami. Dumating pa sa punto na yung magre-resign ako eh, gusto niya ako kunin. Ililipat niya ako ng company. Kasi hindi na ako pumayag guys, dahil na may nakatulong na sa akin. So medyo okay naman na itong mag-sweldo ko. Kasi ito yung company ko ngayon. Hindi na ako umalis doon. Kinuha ko na to, trabaho ko na to. As yan, balik-balik ako sa visa. So nag-universitizer ako. Ipopromote ko na ng Johnson & Johnson. So ito yung nagiging company ko na hanggang ngayon. So sa awan ng Diyos guys, maabot na ako ng mahigit 6 years ngayon dito sa company. Tapos ang kagandahan pa nung itong company ko na bago, kung saan ako nagtagal, ito yung sasakyan sa kanila to. So may issue kami ng sasakyan. Actually pinag-driving nila ako, ganun po sila kabait sa akin. Pinag-driving nila ako dahil siguro nakita nila yung pagiging hardworking spell hard work. Ganon. So yun, nakita nila ako ng potential na ganon, na magbuko. So pinag-driving nila ako guys kung sila nung gumastos nun. After ko pumasa sa driving, so it takes around magkano sa peso, halos kulang 100,000 po yun guys yung driving dito sa Dubai. Ano po kamahal. Tapos kung tatanga-tanga ka pa, bagsak-bagsak ka pa, wala ka. Balik ka, ulit ka na ulit, hanggang sa umabot ka ng kalahating milyon, hindi ka pa pumasa kung tatanga-tanga ka sa pagdadrive. Ganun katindi. Yan, nung nakapasa naman ako, binigyan ka agad ako ng sasakyan. So yun, nag-umpisa na akong rumota, ikot-ikot dito sa Sharjah, ikot sa Dubai. So yun na yung mga, yun na yung rota ko. Nasa magiging biyasa na ako mag-drive. Actually, takot ako mag-drive. So, nasa airport na tayo guys. Nakita mo sa kanan. Yun yung airport. Yan yung airport. So, yun yung airport guys. Yun yung terminal. Malapit na tayo dun sa Arnan. Saan na ba tayo? Nawala na ako. Ba yung sinasabi ko? Ayan, nung nakapasa naman ako, nabigyan ako ng sasakyan. So hanggang ngayon, may sasakyan na ako. So 2 years na ako guys na nagde-drive dito sa Dubai. 2 years na ako na ito, may sasakyan. So medyo hindi na ako takot. Pero dati, takot na takot ako sa pagdadrive. Dahil nga alam naman sa Pilipinas, kalabaw lang po yung yung dinadrivean ko. Hindi pa nga ako marunong sa kalabaw eh.
Tingnan mo yung gumigit-git. So, malapit na. Ayan yung mga metro, guys. Sa gilid, sa kanan, palitan mo. Ganyan yung mga metro station dito. Pero kung yan. Yan, metro station. So, malapit na tayo mag-exit. Ganyan lang, chill lang tayo sa biyahe. Nagmamadali, dapat lagi may allowance. May allowance, pero ako walang allowance. Pag umalis ng bahay, lagi last minute. So, exit na tayo dito, guys. Pag dire-diretsuhin mo pa yan, sarjan na yun. Diyan sa unahan. So, hindi na tayo nilinipo doon. Dito lang tayo sa may gigi. Kaya mo silang magpumakuna. Madali sila. Meron pa ako 15 minutes. So parang naikot yung naray. Kaya ko ng MOE, pupunta ko ng Alnada. So ito yung ano. Ito na yung, ito yung way. Actually maraming way yan. Pero dito tayo sa mas mabilis. Kasi walang masyadong traffic. Nyo, metro yan. Ganyan ka ganda yung Dubai. Yung mga metro naka-easy yan. Pagbaba walang mga squats up dito, guys. Tingnan mo ang mga metro, bawal magtinda diyan. May tindahan diyan pero social. Yayamanin. So yun yung naging trabaho ko, guys. Hanggang ngayon, ito na yung trabaho ko. Nasa Johnson pa din. So ito yung buhay ni Mananap dito sa Dubai. 14 years. So ewan ko hanggang kailan ako dito sa Dubai. Hindi ko rin masabi. Siguro, hanggat kaya. Pero halos gumigive up na ako, guys. Last month, parang gusto ko na umuwi ng Pilipinas. Kasi parang namiss ko na din yung Pilipinas. Ngayon, wala akong flight. Hindi ako makakapag-flight, pabalik. Dapat bakasyon ko na next month. Paano magbabakasyon kung ganito na walang flight? Tapos kung mayroon man, magka-quarantine ka for how many days? Almost 15 days. Tapos wala tayong masakyan papuntang Mindanao. Kasi Mindanao po yung Mananap na ano. Nagka-Mindanao po si Mananap. Tapos ilang days na lang ang matitira ko sa bakasyon kung ano ako, kung uwi ako ng Pilipinas. So walang matitira. Pagpapagdating ko sa bahay, kailangan ko na rin bumalik uli ng ano, ng Dubai. So, ganun kahigpit. So, planong magbakasyon ni Mananap, mga September o August. Depende, pag may flight na, so kailangan ko na mag-book agad ng flight pa uwi. Kasi kailangan ko na lang, ano, kailangan ko na magpahinga. Magpahinga. Napagod si Mananap, guys, napagod. Napagod ka ka-vlog. Kaya ito, abutan pa tayo ng ano, abutan pa tayo ng traffic, ng stoplight. So, kailangan at sumunod sa mga stoplight dito. Pag lumagpas ka dyan, naka-red light dyan, tapos lumagpas ka, guys, 1,000 yung fine nun. Tapos ano pa, hihilain pa yung sasakyan mo. Tapos 24 block points, di ka na pwedeng mag-drive for the whole year. Ganun yung mga rules. Eh dapat kung magdadrive ka, alam mo dapat yung mga rules. Kasi kung hindi, tatagpagin ka ng fine. Speed limit, kailangan yung sakto lang. Ganun lang kayo, guys, ha. Huwag nyo kong iwan. Load lang kayo. Nakita nyo na, naiikot nyo na rin yung Dubai. Ganyan lang kaliit yung Dubai. Hindi siya ganun pala kayo. Napakaliit lang ng Dubai. Maiikot mo siya within magkano, wala pang kalahating araw, guys, maiikot mo na. Yung Dubai lang, ha. Siyempre madaming Emirates 'yon. Meron pang Sharjah, may Ajman, Abu Dhabi, Ras El Khaimah, Al Ain. So ganun kadami yung Emirates. So sa Dubai, Dubai lang. So maliit lang yung Dubai.
yan, tingnan mo yung metrics, tingnan mo yung bus station, tingnan mo yung bus station, yan, yan yung mga bus stop. So yung mga bus dito guys, hindi yan sila, ano, hindi yan sila basta-basta tumitigil. Tumitigil lang yan sila sa mga bus stop lang, bus stop, bus station, doon lang. So hindi sila, ano, hindi sila tumitigil. Hindi sila umiinto dun, ha. Hindi ka gaya sa Pilipinas, pwede kang umiinto kahit saan. Yan yung lulo, stadium. Nasa stadium tayo, kita nyo yung lulo. Yan yung bus stop, double decker. Yan. Ay, bus station, bus stop. Yung bus pala. So, do, ano yun, dalawang andana yung guys. Yung, pero wala, hindi ko alam kung may meron na ba dyan sa Pilipinas. Hindi ako sure. Dito kasi mas madaming yung mga intercity na tinatawag, yung pupunta dun sa bawa, galing ng Dubai, punta ng Sharjah, yun yung mga, ganun yung mga bus, mga matataas. Next station. So, malapit na tayo. Dito na yung Alnada guys. Dito na yung Alnada. So, ganyan yung mga building, lalaki ng mga building dito. So, sumama kayo sa akin, parang maikot nyo na rin yung Dubai. So, by Friday, sabi na sabi ko kahapon, baka gilbot ako ng Pujaira. So, i-check ko kung may kasama ako. So, mag-road trip tayo. Kasi pag na-stress ako, gusto kong mag-road trip eh. Ganun. Gusto kong mag-road trip. Parang sobrang nakaka-relax kasi guys. Lalo na nag-music ka lang. Tapos, biyahe ka na mga 2 hours. Balikan, mga 4 hours total. So, parang nakaka-relax. So, pag ganyan, huwag ka nang dumiretso. Kasi pag ganyan, yung stoplight na yun, huwag ka nang dumiretso. Kasi may mga camera dyan. Hayaan mo na mag-antay ka na lang. Yun yung gusto kong mangyari. Pag off ko kasi, lalo pag taglamig, gusto ko yung gumala. Yan yung mga kaibigan ko naman dito sa Dubai. Mga marami ring mananap dito na bayad din sa galaan. So, yun. Kaso sobrang init na ngayon, kaya walang masyadong gala. At saka nag-COVID kasi, kaya walang ano, walang layas. Kung hindi, mapapain ka. Baka maubos lang yung pera mo dun sa pain. Kakalampot na lang yung sweldo mo, eh. Kapain ka pa. So pagdating dyan sa unahan guys, liliko lang tayo, tapos iipon, tapos doon na tayo. So paano mga mananap? Kita-kita tayo sa susunod na video. Samahan niyo ako sa mga biyahe ko dito sa UAE. Para kahit nandyan man lang kayo sa lugar niyo, makikita niyo yung ganda ng UAE, yung Dubai. So paano mga guys? Ang samantala magpapaalam muna ng inyong lingkod na mananap. So lagi po tayong mag-iingat, gaya na sinasabi ko. Mag-iingat kayo, baka madampot ang perang kakarampot. Bye!